mahirap tumakbo. Kunyari, kung ako mag-ambisyon ako, no? Mag-ambisyonin ko senator, no? Ambisyonin ko senator, siyempre, mas marami kang magawa, mas mataas, mas magandang platform. Pero, tignan ninyo naman yung mga binoto ninyo. Natin pala, natin. Bumoboto tayo every 3 years, bumoboto tayo. Ilang taon na yung resolution number 10? Which I walked into it. Ayoko naman ba boboto niyo ako? And then, I walked into it. And then, kahit gustuhin kong palitan yon, I will be voted over by 23 other guys. Kahit makakuha ko ng 5, 6 kami, o 7 kami, o 10 kami, there will be other guys. 13 at 14 other guys. Kung 10 kami, 14 other guys saying, no. Diyan kami kumikita. Ang tagal na natin gusto ng death penalty, yung mga binoto ninyo, hanggang ngayon, hindi nagagawa yung death penalty. That's why the system itself is corrupt. Now, if you put me there, if I volunteer, I do volunteer, na yung masmasan ako, putragis. Gago talaga itong Pilipinas, wala nang pag-asa. Sige, I volunteer myself to do something about it. Tatakbo ko kunwari. You will put me there and then in a few years, I will be as corrupted as these people. Kung baka sa noon, nandun yung virus. Nandun yung virus. So, palaisipan yon. Palaisipan. I do not want to go into the lion's den and then I'll end up corrupted or I will end up doing nothing. It has to be an executive level position, be it an agency, kunyari, na you can do something about it. A graft-ridden agency, pwede pa siguro. If you really do want change in government, it has to be something na kakaiba doon sa sistema. It has to be something na ayokong sabihin sa inyo eh. Ayokong sabihin sa inyo yung iniisip ko. Not now. Kasi pinapanood ko kung ano yung magiging developments in this few months, no, to come, or in a year, no, gusto kong makita. Because right now, ang thinking ko is, from 1986, the military did try to intervene. Na ngayon, gusto nyo, 2024, the military will intervene. So, we're back to the same cycle, ilang taon na 38 years, ano nangyari? Hanggang ngayon, nandun pa rin tayo. Di na tayo nag-ikot, Doon pa rin tayo. We want the military to intervene. And I'm telling you, the military cannot intervene basta-basta. So, yung mga... mamaya, meron akong interview kayo, no? Kay DIY. Kay DIY KKB, no? KKB na TV, no? Tapos noon, pinaunlakan ko dahil sa gusto kong suportahan natin siya, no? Gusto kong suportahan natin siya. Tignan niyo yung channel niya, tapos noon, I am authorizing him na kunin yung aking mga content ng videos and then explain pa niya, no? Magkakausap naman kami. So that, kung sino man yung subscriber dito, subscribe ka rin kayo, na rin kayo sa kanya, no? Support nyo rin. At tingin ko dito, tunay na Pilipino eh. He's out na, ano nga, imagine, bumiyahe pa siya para lang makipag-meet sa akin. Kaya nga, no. That's why I stayed up para I will really meet him sa, ano, stasyon. Ayun po, guys, ang aking intro. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ngayon po ay matutunghayan nyo po muli si Sir Dado. Ito po yung continuation ng aking nakaraang vlog patungkol dun sa EDSA People Power Revolution noong 1986. So, dudoktungan niya to kasi yung ipinahayag niya nung nakaraang kong vlog ay medyo bitin pa. Ito ngayon, unti-unti ay makukumpleto kung ano yung nangyari nung EDSA Revolution noong 1986, People Power.
So dito matutunghayan nyo rin kasi maraming nagsasabi na eh Sir Dado, tumakbo ka na. Tumakbo ka na bilang isang politiko. It's either alimbawa vice president o senado o kongresista. Natunghayan nyo naman yung mga dahilan niya. Nakita niya naman ang sistema ngayon eh. 'Di ba? Kung papasok siya ayon sa akin ayon sa akin pagsusuri. Kung papasok siya bilang isang politiko, parang kanya nang yung kanyang prinsipyo ay kakainin niya, 'di ba? Napaka-prinsipyo ng tao, Mr. Prinsipyo nga itong ating si Sir Dado eh. Wow! Si retired Captain Baron Clemente Enrique Jr. kasi junior din siya eh. So 'yun. Wag nating sulsulan yung tao na maging isang politiko kasi parang aalisan nyo na siya ng prinsipyo. Maprinsipyo yung tao to, kaya nga tinawag natin si Mr. Prinsipyo. Amazing! Ako, tinatawag ko siyang Mr. Prinsipyo. Kung merong Mr. Malasakit, meron tayong Pilipino na tumitindig para maging isang Mr. Prinsipyo. Maprinsipyo po ito eh. Prinsipyo saan? Para sa kapakanan, hindi lang sa kanya sarili, kundi sa buong sambayan ng Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Kaya ayaw niya maging makasama doon sa mga corrupt government officials. Kasi nga, number games dyan eh. Number games dyan sa ating mga nanunungkulan. Kung kung kayo 24, ayaw nga sa kanya. At alam naman natin yun, number games talaga ang ating Senado at saka Kongreso. Number games yan. Kung wala kang kakampi dyan, hindi ka mananalo dyan. Kagaya nga lang, bigyan ko yung halimbawa. Itong ating mga iniidolo at may nagagawa naman ng mga politiko, alam naman natin yun, yung mga kakampi ng ating Tatay Digong, parang tahimik na ngayon. So, hanapin natin, ano nangyari? Ano nangyari? Yun, ganun. So, napakahirap po ang kalalagayan ng ating inang bansang Pilipinas sa kasalukuyan simula pa noong 1986 na tayo umasa na malaki ang ipagbabago kasi, di ba, dumagsaan tao dun sa EDSA. Talaga namang sawan-sawa na sila sa mga ginagawa ng mga politiko noong panahon na yun. So, lumabas ang tao. Pero hindi yun eh. Nauna pa nga dun yung military bago sinuportahan yung mga military men, sinuportahan ng taong bayan. Sila yung nanguna doon. Hindi yung, pero ngayon, kaya nga pinaliliwanag ni Sir Dado dito eh. So, panoorin po natin guys. At pagka po pinanood nyo guys, ang bawat video ng ating Pinoy survivor na si Kadado or si Sir Dado, ay himay-himayin po natin. Read between the lines. Read between the lines kung ano yung mga sinasambit niya. May mga sinasabi nga sa dito na mga paliwanag niya. So, ganito lang kasimpleng logic dyan, guys. Eh. Pag kayo nanood, himay-himay nyo. Parang ganito, 1 plus 1 equals the solution. Yun yung mga pinaiwatig niya rito. So, ang 1, yun yung mga namumuno o nanunungkulan sa ating gobyerno. Plus 1, yun yung taong bayan. Taong bayan yun. Kaya nga, read between the lines, guys. Namumuno plus yung taong bayan equals solution. Ano yung solution? So, sinasambit din niya dito ang mga solusyon, na posibleng mga solusyon patungkol dun sa mga problema sa ating lipunan. So, binabanggit nga siya dito. Hindi ko muna po pwedeng sabihin sa inyo kung ano yung solusyon. Pero guys, pag nanood kayo at sinunod yung sinasabi kong magsuri kayo at read between the lines, basahin nyo yung bawat sinasabi niya. Between the lines, 1 plus 1 equals yung solusyon niya. Sinasabi na niya dito yung solusyon. Sinasabi na niya, kasi nagsuri ako eh, talagang I'm reading between the lines. Yun. Yun po ang ating iyan natin, isasaksak natin sa isipan natin na read between the lines para nang sa ganun, lubos nating maunawaan kung ano ay na-explain ni Sir Dado.
dito sa kanyang video. Ito po ay additional dun sa nakaraang kong vlog na EDSA People Power 1 noong 1986. So, yun, pinaliwanag niya dito. At saka, yun nga, pinaliwanag din niya. Ayaw niya maging politiko. Ayaw niya. Kasi kakainin siya ng sistema. Eh, totoo naman. Totoo naman nangyayari gaya doon sa paliwanag niya. At explain din niya dito kung ano yung mga nasaan na yung presidente. Nasaan na yung ating namumuno sa ating gobyerno. At ayun, yung mga posibleng mga solusyon. Yung sinasabi niyang mga bagay-bagay na kailangan natin dapat gawin. Kagaya nung sinasabi, now na. Eh, matagal nang ani. Kasi alam nyo guys, hindi ko naman sinasabing hindi tama yung now na, pero in a proper time. Yung nga rin yung sinasabi niya. In a proper time, kasi noon kasi ang nangyari, kaya naging successful, one, ang nangyari, nabaligtad. Ang one, ang military. Ang two, yung taong bayan. Ang equals solution, 1+1=solution, yun na nga. Yun na nga ang nagwaging People Power Revolution noong 1986. Pero natuto na tayo, matuto na tayo sa kasaysayan. Ang kailangan natin, yung mas mataas sa presidente. Sino po yung mas mataas sa presidente? Kasi may mga chain of command eh, gaya nga nang in-explain niya. Merong taong bayan, merong politiko, at merong military at presidente. So, sino po sa palagay nyo ang pinakamataas ang posisyon? Siyempre, yung nasa konstitusyon. Kasi sumusunod tayo sa konstitusyon eh. So, ang pinakamataas na posisyon, eh tayo. Tayong lahat na mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Yun po ang totoo nun. Mas mataas pa ang posisyon natin sa presidente. Yun po. Yun po ang nasa konstitusyon. At yun naman ang totoo. Kasi tayong mamamayang Pilipino, ang bumubuhay sa atin ay yung ating mga tax na binibigay natin sa ating gobyerno para lang sa ganun, ibabalik sa atin. Ibabalik sa atin yung reward, yung pagbabayad natin, ibalik nila sa atin. At yun, simulan na po natin guys. Kasi medyo mahaba-haba na naman DIY kay Kibang yung introduction eh. So, bago po tayo magsapol guys, ako po muna yung magpapasalamat muli sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po. At ako po ay magpapasalamat, special thanks po, kasi nagkaroon siya ng super thanks sa akin, si Miss Imelda. Yun ang pangalan niya dun sa nagbigay sa akin ng super thanks na Hong Kong dollar. Amazing! So, hindi ko nababanggitin kung magkano. Baka mamaya manghingi pa kayo eh. Joke lang po. So yun, nag-super thanks siya. Nabasa ko yun. Sa mga maraming salamat po, Miss Imelda ng Hong Kong. I think OFW siya sa Hong Kong. Maraming salamat po, Ma'am Imelda, sa pagsuporta mo sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Malaking tulong na po ito. At yung iba naman, ayun, kayo na nanawagan din. Kung gusto nyo sumuporta sa akin, eh, yung mga ads, eh, kung gusto nyo sumuporta sa inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative, huwag natin i-skip yung ads. Kung gusto nyo lang sumuporta sa akin at kayo na nanalig sa akin at sa atin rin si Pinoy Survivor, si Kadado, no skipping ads. Yun po, kung gusto nyo lang pong sumuporta sa amin at kayo nananalig sa aming mga pinaglalaban para sa bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, maraming salamat po guys. At simulan na natin guys. Ito na po, masyadong haba na ang iyong introduction, DIY KKB. Ito na po. Go ahead, Sir Dado. At yung nagpapadala pa ng mga super thanks, maraming salamat sa inyo. From the heart, much appreciated.
at saka dun sa mga suporta. May mga gustong magtakbo ko, magpolitika, magalit kayo sa akin. Magalit kayo. Galit kayo sa akin. Mga walang niyakay ko sa inyo akong bawian. Explain mo nga, sir. Hindi kayo troll, ano? Sir, takbo kayong congressman. Sir, takbo kayong senator na walang niya. Alam nyo, mahirap kasi yung ganyan eh. Na, paano ko ba sasabihin? Ever since ayoko magpolitiko dahil sa ayokong kainin ako ng sistema. Yung the best way I can put it, no? Ayokong kainin ako sistema. All these years, I remained as idealistic as I can be. I can look at you eye to eye. Na masabi ko sa inyo, hindi ako gumawa ng pera. No, hindi ako masa sa gobyerno para magkapera. Hindi ako mayaman, yung ganun ba? Hindi ako mayaman. So, mami, tutulong na yata kayo. Nihilig. Kita mo, 5 minutes. 5 minutes tulog. Sorry ah. So, ayun, manok isang oras sa akin, sigurado tulog kayo. Bangungot pa, buti niyo. So, kumbaga sa ano, mayroon magpolitika. Not because I do not want to, no? I want to share myself to you guys, to the Filipino people. But probably in my own terms. Mahirap tumakbo, kunyari, kung ako mag-ambisyon ako, no? Ambisyonin ko senator, no? Ambisyonin ko senator, siyempre, mas marami kang magawa, mas mataas, mas magandang platform. Pero, tignan ninyo naman yung mga binoto ninyo. Natin pala, natin. Bumoboto tayo every 3 years, bumoboto tayo. Ilang taon na yung resolution number 10? Which, I walked into it. Ayoko naman ba boboto nyo ako? And then, I walked into it, and then, kahit gustuhin kong palitan yon, I will be voted over by 23 other guys. Kahit makakuha ko ng 5, 6 kami, o 7 kami, o 10 kami, there will be other guys, 13 at 14 other guys, kung 10 kami, 14 other guys saying, no. Diyan kami kumikita. Ang tagal na natin gusto ng death penalty, yung mga binoto ninyo, hanggang ngayon, hindi nagagawa yung death penalty. That's why the system itself is corrupt. Now, if you put me there, if I volunteer, I do volunteer, na imasmasan ako, putragis. Gago talaga itong Pilipinas, wala nang pag-asa. Sige, I volunteer myself to do something about it. Tatakbo ko kunwari. You will put me there and then in a few years, I will be as corrupted as these people. Kung baka sa ano, nandun yung virus. Nandun yung virus. So, palaisipan yon. Palaisipan. I do not want to go into the lion's den and then I'll end up corrupted or I will end up doing nothing. It has to be an executive level position, be it an agency, kunyari, na you can do something about it. A graft-ridden agency, pwede pa siguro. Pagpapatayin ko lahat ng tao doon ng mga gago, pwede. Na malinis. O ako yung papatayin nila, no? O ako yung gagawa nila ng kwento para matanggal ako. You see, the system is so corrupt na kahit ikaw, wala kang magawa. That's why ang paniniwala ko, if you really do want change in government, it has to be something na kakaiba doon sa sistema. It has to be something na ayokong sabihin sa kanyo eh. Ayokong sabihin sa inyo yung iniisip ko. Not now. Kasi pinapanood ko kung ano yung magiging developments in this few months, no? To come, or in a year, no? Gusto kong makita. Because right now, ang thinking ko is from 1986, the military did try to intervene. Nang ngayon gusto nyo, 2024, the military will intervene. So we're back to the same cycle. Ilang taon na 38 years. Ano nangyari? Hanggang ngayon, nandun pa rin tayo. Hindi na tayo nag-ikot, tayo nag-ikot. Doon pa rin tayo. We want the military to intervene. And I'm telling you, the military cannot intervene basta-basta.
So yung mga those people speaking na mga vlogger na high hopes na yan, nagsalita na si PRD, hindi basta-basta ganun ang dating. Hindi basta-basta mag-i-intervene ng armed forces because may disiplina ang armed forces. May sinusunod na chain of command. Ayun, komentuhan po natin ng bahagya, guys. So yung nga sinasabi ni Sir Dado, hindi po pwedeng manguna ang military. Kasi kung nangyari yung 1986 EDSA People Power 1 at nag-succeed yun, nauna nga yung military, sinuportahan ng tao. Pero ngayon, paano po tayo makakasiguro? Pag umaksyon ng military, paano tayo makakasigurong susuportahan natin sila? Hindi po ako nag-encourage ng mga ganyang bagay. Ipinaliliwanag lang po natin dito, nagsusuri tayo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. So, mangunguna yung mga military. Eh, mangyayari yan, sisirain lang natin ang karir natin. Ang karir nila. Kasi, pagka walang sumuporta yan, kagaya ng mga nangyari nung mga nakaraang coup attempt. Di ba ba? Maraming coup attempt na laglag. Hindi nag-succeed. Dito na sa history natin. Nung 1989. Di ba? May mga bloody coup na nangyari yan. Hindi nag-succeed. At nakulong pa nga sila at sira yung karir nila. Nakulong na sila, wala pa silang napala sa gobyerno dahil ano yun eh, wala na silang pension noon kung sila magre-retiro. So, all in all, 1+1, sira yung karir nila. So, ganun lang kasimple yun. Kaya nga sinasabi ni Sir Dado at meron siyang eksperyensya, pagiging military, at nakita niya yung mga past history na nangyari na ng mga nakaraang henerasyon. So, ituloy po natin, guys. So, yung mga ganyang mga people power at yung una, may chain of command yan. May chain of command. Sa chain of command, saan po tayo nakaposisyon? Tayo po yung pinakamataas ang posisyon sa chain of command. Nariyan na yung, alimbawa, military, mga opisyal ng gobyerno, at mas mataas dyan yung presidente. Ang mas mataas sa presidente, tayo na yon. Tayo na yung taong bayan. So kung may gagawin man kayo, syempre, kailangan yung mas mataas na posisyon sa ating lipunan. Sino yun? Taong bayan. Hindi po ako nagsusuri lang po ako dito. Pinakikita lang po natin dito kung ano yung mga problema at pwedeng solusyon. So yun po. Ituloy po natin. Go ahead, Sir Dado. Okay. So, this is speech mo na ng BBM. Sabi niya, pinadala sa akin to. Thank you. Sino ba nagpadala nito? Never mind. Baka ma-endorse. Okay. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalan. Ano tawag doon? Yung iniisip. No, at the back of my head, sino ba ang tamad? Sino ba ang tamad? Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyong politiko. E di, ikaw, BBM, ang may problema. Ikaw ang tamad, ikaw ang mabagal. Nangyayari na lahat, nagnanakawan na ng pera, nag-PPI na, nagnanakawan doon sa loto, may nananalong ewan, di may mga question na nga, nag-investigate yung Senate eh. Alam ka namang walang nangyayari doon. Nag-imbestiga yung Senate. Meron. Oo. Tama, tatamaan yun. Nang limang jackpot in less than a month. Yeah. Oh, something's wrong. Lima. 1.7 billion augmented na premyo, na jackpot. Nandun na sa bulsa, nasa bag na ng gobyerno, ng loto. 1 month ago, ipapasa na sa National Treasury. Aba, nag-decide pa without you knowing, BBM, bawal ang tamad, bawal ang motoris, hanip ka, mabagal. Ano ba yung ginagawa mo ngayon, mabagal ka? Narinig niyo yun, guys. Nabalitaan din natin yun, di ba? Yung sa PCSO, December, bigla nagkasunod-sunod na yung mga jackpot price napanalunan. Grabe, ano? Eh, yung pala, nakaano yung bilyong-bilyong pera na yun para i-turn over sa National Treasury. Kumbaga, sa kaban ng bayan.
Kasi pera ng taong bayan niyo, yung mga tinataya natin sa loto-loto na yan. Siyempre, after nung this year, patapos na yung year na to, yung mga naipon sa PCSO, ang sabi nga ni Sir Dado, naka-ano na yun, naka-ready na yun pa-transfer sa kaban ng bayan, sa National Treasury. Pero nangyari? Nyari. Napanalunan lahat yun. Yung lima, yung nga yung sinasabi ni Sir Dado, lima, nabalitaan, nagkaroon pa nga ng hearing yan eh. At pinangunahan pa nga yan ni Senator Rafi Tulpo. Talagang nagngawa siya, hindi pwede yan, paano mo nanali, December na, dapat yan eh. Di ba? So, anyari doon sa hearing na yon. Anyari, Senator Rafi Tulpo. Ano po ang nangyari? Wala na tayo narinig. So, ituloy nga natin yung speech ni BBM para makita natin kung yung whole picture. Bawal ang mga hindi tapat at mga nangungulimbat kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian ang mga taong nito paglalaanan ni sana ng pondong naglaho ang ninanakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Eh, luko-luko pala kayo eh. Bawal ang waldas, ipa na yung biyahin nyo. yung pinsan mo eh, ano yung birada nila? 2.066 billion budget ng travel expense ng Congress 2023 na gastos 39.7 million. Okay? Tapos, porque nagastos 39.7 billion, di ba it follows na may sukle, may sobra sa napunta? Question. Magkagayon, di nyo pa sinasagot yun. Eh may balita na nagbigay ng 2 million para sa lahat doon sa 316 congressmen. Amounting to 600 plus million pesos. So part of that. At ngayon nagbabayad, meron pang sabi 20 million kada distrito para lang magpapirma at nagbabayad ng from 100 pesos to 1,000, 2,000 pesos para lang pumirma yung mga tao. Doon magaling yung pera. So question mark. Tapos, nag-budget pa ng 2024. Imbis na bumaba yung 2.066 billion, Mr. BBM, ngayon naging mas malaki, 2.183 billion. Ang nagamit lang is 39.7 million sa travel ng congressman. Tapos nun, pinakulong sila ka Eric kasi tinatanong nila, mga sarap ninyong tirisin. Panay kayo mga walang kwentang mga opisyal ng gobyerno, BBM, kasama ka doon, it is your command responsibility. Abi, hindi ako tumakbo ng presidente, ikaw, binoto lang kita. Binoto ka namin, 31 million. Tapos ngayon, you have the gall to say this na bawal ang mabagal, bawal ang tamad. Ayun, may issue pang pinasok si Sir Dado. Hindi lang naman yun doon sa travel expense ng Congress. May nauna pa doon guys, kung naalala nyo, kinwestiyon din ang travel expense ng DENR. Kinwestiyon yun. Ang, correct me if I'm wrong, ang nagtanong pa nga niyan, si Senator Rafi Tulpo, that time, nung may mga hearing sila. Yung budget ng DENR, kino-question niya, saan napunta tong budget nyo, yung travel expenses nyo? Tapos, nawala na rin yun. Sumunod, ito nga, yung travel expense ng Congress na 2 billion, more than 2 billion. Tapos ang nagastos lang i million. So inahanap yung 2 billion, walang sagot. Ang daming sagot po. Ang daming tanong. I mean, ang daming tanong na hindi pa sinasagot. Na ito namang mga perang to ay galing sa bulsa ng mamamayang Pilipino. Bawat isang mamamayang Pilipino, mayaman man yan o mahirap, sa atin pa rin po galing yung pera na yan. So sabi nga, sa speech ni BBM, na bawal ang tamad, bawal ang waldas. Pero hindi sinasagot kung saan napunta yung pera natin.
lahat ng mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So ituloy po natin. You have the gall, to say this na bawal ang mabagal, bawal ang tamad, bawal ang waldas. Dismayo. Gagamit yung helicopter eh. Pumunta ka dun sa Lintsuga na concert na yun eh. Iniwasan mo yung traffic eh. Dapat eh, kahit sinabi sa'yo ng PSG, sasabihin mo sa kanila, o nga eh, much appreciated yan, iwas traffic, pero kakaya. Sige, dun tayo sa traffic. Para damandama mo yung hirap ng tao sa traffic. Alibasa kayo, mga pinapasasa kayo ng pera ng taong bayan. Yun. Dun kayo. Yun. Panay kayong mga kurap eh. At kayo, waldas kayo. Yun. Kaya nga, ito sinasabi mo, too late the hero. You should have launched bagong Pilipinas, no? Na movement. Nung ikaw ay naupo, nung first year mo, within 3 months time. Kasi kung alam yung ginagawa mo, right there. Sabi mo nga, I want to hit the ground running. Sabi mo yun sa interview. Naniwala ko sa'yo. You want to hit the ground running. Alam mo na yung ginagawa mo. Aba, nung kinuha mo yung agriculture, wow, president. Secretary of Agriculture, alam niyo yung ginagawa niya. Siguro masosolve niya yung problema sa agriculture. Ay, walang niya. Oh, Lintsugan. Wala, anong nangyari? Wala. May smuggling pa rin. Oh. Tapos yung presyo. Wala. Kaya nga walang ano eh, panay kasalita. Panay salita. Sorry ah, sorry BBM. Sana may mas masangke. Panay kasalita. Huwag kang magalit. Eh talagang totoo ang sinasabi ko. Panay kasalita. English-English ka pa. Hindi ka nagkoconnect sa taong bayan. Yun. Because precisely, wala kang iko-connect. Wala kang accomplishment na that will create a dent. Dent, yung mayuyupi. That will create an impact sa buhay ng mga tao. Anong klase ka? Tapos mapipikong ka na hindi ko papatikusin. Ay, ang layo mo sa tatay mo, malayo ka sa tatay tama. Mo. Yung tatay mo, makukuha ko pang magpakamatay para sa tatay mo, eh, noon. Eh, lumabang nga kami, eh. Tapos noon, eh, ganyan ka. Nakakaya ka. Yun, yun yung, ano, comment ko sa bagong Pilipinas talk show, no? Talk show. Anong panay kayo galon? Eh, nangyayari ito ngayon, eh. Anong ginagawa mo? Anong ginawa mo doon sa Lotto? Oh, tinanggal mo ba si Mel Robles? Nag-greetings ka pa ng happy birthday. Oh, di ba? Wow. Ano yung bawal ang waldas, bawal ang magnanakaw, bawal tong dami mong bawal. Nangungulimbat. Ano bang ginagawa ng tao? Ano bang ginawa? Ano ba yung allegation? Eh, malabong-malabo yung ano mo, yung pamumuno mo, yun yung kinukwestiyon ng tao. Kaya nga, nakakainis, di ba? Dadating ang punto na yung tao sobrang inis, lulusubing ka dyan sa Malacanang. PSG, abay, mahirap i-depend ang Pangulo pagka yung mga aso, mga tao, parang aso, parang zombie, naglalaway, gusto kunin ang presidente at ilabas dyan sa Malacanang. Anong gagawin nyo? Babarilin nyo yung mga taong bayan. That's why dadating kayo to sa punto, you will have to make a choice. Kanino kayo loyal? Presidente ng Pilipinas o mga taong bayan na naghalal sa presidente ng Pilipinas? Anytime the people can come in and take that power away. Tatanggalin yung bangaw sa ibabaw ng kalabaw. Yung kalabaw na hirap na hirap mag-araro para buhayin yung farm. Para buhayin yung mga pananim. Para buhayin ang gobyerno ng ito. Galit na galit yung mga OFW natin. Galit na galit ang mga Pilipino. And yet, you have the gall to say na bawal ang mangungulumbat ng pera. Bawal yung mga abuso sa pera. Yung mga magarbong masyado. Ano mag ginagawa nyo pa rin? Party kayo sa Malacanang. Kainis kayo. Because you do not really care kung ano sinasabi ninyo. Panagbitaw na salita, pero hindi naman yung ginagawa nyo. Habang nagsasalita ka, ongoing yung PI. Yun na nga yung binubuta sa'yo ni PRRD. Yun yung sinasabi ng mga kritiko mo na, ay, Mario Joseph kayo. Na PI kayo ng PI. Eh, put
Ay, Diyos, putang ina glass. Masarap yun. In a glass. Okay. Pwede yan, pwede. Put ang in a glass. So, Diyos ko Lord, you say something but you do not mean it. Yun yung dating sa akin. Sa akin lang naman. Pwedeng ibang tingin na ibang tao. Well, good for you. Kung sa tingin ninyo, wala yung resolution number 10 na yan, wala yung sa loto na yan, wala yung sa PNN, bahala kayo. BBM, majority wins, di ba? But, as the days will unfold, and the people will more and more proclaim their withdrawal of support for BBM, aba, delikado. That will put the armed forces in a quandary, in a dilemma. Yun yung aking tinalakay kanina na yung senaryos, pitong senaryo. Okay? So, balikan ko, nasa 1986 na tayo. Intro pa lang yun. Read between the lines, so, guys. So, 1986. That's why, after nung February Revolution, okay, para malinaw, over the history, our history, may sinasabing mga mutiny at kudeta, no? Military adventurism. One in 1986, I think that was the first time na talagang grabe kasi resulted to people power revolution and so on. People power revolution. The Philippine Revolution. Dati yung Philippine Revolution against the Spaniards, madugo yun. Talagang lusob. Lusob sila, Kawayan, Itak, mga ganun, Busibat. Oh, lusob sila. Kailangan gumamit ng panahon, panaisibat lang eh. Against yung mga Springfield ng Kastila, yung mga Pikbong. Oh, ang daming namatay. Tapos na tayo doon, ayaw na ng kadalandala na tayo doon. Ayaw natin ng ganung klase. Excuse me. Ayaw natin ng French-type revolution. Yung guillotine, pupugutan ka ng ulo in public. Sarang sarap sanang imagine, ano, lahat ng corrupt, ganon. Ayaw natin ng cultural revolution ng China ni Mao Zedong. Lahat na may intellect, lahat ng marunong, pinakatay. Ayaw natin ng ganon. Kasama ako doon, kakatayin ako. Ayaw ko ng ganon. Tapos yung ruling party, yung Politburo, sila yung magpapayaman and all that. Tapos at the expense of the Filipino people, ayaw natin ng ganon. Anong gusto natin? Gusto natin peaceful transition, not even a revolution. Okay? Ninawin ko yun, ha? Ninawin ko yun. Peaceful transition. Kaya nga ako, by way of manifesto na wala pa nga 20 million pumipirma, ang daming ganon-ganon na nating mga kababayan, ngayon na, lusog na, military, kumilos na kayo, tikitig na niya yung mga, gusto niyong mauna yung military, hindi mauuna military, ano rason ng military mauna, because hindi ganun nga training ng armed forces, hindi ganun, you cannot dictate to the armed forces, basta, the armed forces will protect you, as citizens of the Republic. They will protect the country, they will protect the duly constituted government. In this case, it's BBM. They will protect BBM, they will protect the state. And you, who intend to do all this upheaval, you will be in jail. Nasabi ko na sa inyo. Why? Because ilan lang kayo. No? Yun yung reality check. Kailangan overwhelming kayo. Now, are there instances in history na overwhelming? February Revolution, example. Estrada, Auster, example. Dalawa yun. Etsa 1, etsa 2. Bakit pumasok ang armed forces? Bakit nandyan yung armed forces? Mas pronounced yung 2001 nung kay Arab. Bakit? Kasi nauna yung taong bayan. Nag-decide mag-withdrawal of support. Yun. That's why yung una kong vlog, in-explain ko yung options, yung scenarios
na nakikita ko, pito, explain ko mamaya further, bago makalimutan, maubos ang oras. So, ang siste, ang mga mangyayari, mga kababayan ko, eh, hinihintay ng armed forces. Kaya ako nagsasabi lagi, armed forces, intact lang kayo. PNP, intact lang kayo. Yun ang alagaan ninyo, intact kayo. Bakit? Kasi pagka kinakailangan, kumilos kayo, whether for or against, hindi natin alam kung saan kayo papanig. Intact kayo. Bakit? Ang iniiwasan natin, eh magbitak kayo kasi one portion is so corrupted, the other portion is so idealistic, mag-aaway-away tayo. Papatayan tayo talaga. Yun ang iniiwasan kong mangyari. Oh, palakpakan. Kasi pagka nangyari, maraming mamamatay. Sabi ko sa inyo, read between the lines. Makikialam, pati yung mga retirado, pati yung mga patay, magbabangon, makikialam yung mga retirado. Doon mahati. Ngayon pa lang, nakikita nyo na, hati ang mga premier, hati yung mga manifesto, may manifesto na pro, may manifesto na against, may mga pa-picture pa, mga selfie-selfie with Tambalolong, and expression of support for BBM, may expression of support para sa taong bayan, expression of support kay PRRD, mga Duterte, no? That's why I have to blog about it na, hey guys, it's not between Marcos and Duterte. Tama. Okay? It's a fight between good and evil. Good versus evil. It's a fight against truth and lies. It's a fight against justice and injustice. It's again a fight against the Filipino people versus yourself. You have to make a choice. No? It just so happens na yung Duterte is pro-people. Okay? But you have to take a standard much higher than this political overview, this political na nangyayari ngayon na is it Marcos or Duterte ganito? No! It has to be the ideal, yung standard, right and wrong, di ba? Truth and lies, di ba? Good versus evil. What's good for the country? What's bad for the country? Yun yung choice. The Filipino people as the sovereign people, no? Over the constitution and then over government and all that. Anointed by, guided by God Almighty. Yun yun. You have to look at that from that point of view. Hindi yung, BBM ako. Duterte ako. Sabi ko nga sa inyo, it just so happens na yung Duterte is perceived na more Filipino than BBM. Why? Nakikita nyo nangyayari. Kita nyo yung balita. Sokmed, Rakan, saka sa ano. Sino pumupunta sa sa mga party. No, sino pumupunta sa ribbon cutting noon? O di ba si Pinoy? Ang galit na galit ang taong bayan na dumadating yung mga kabaong na sa 44 na recently remember sa 44 mga salita. Ay yung gawa ano? Eh pag kami tinatamaan na sundalo, may namatay na sundalo, nasaan? Nasaan? May nalindol, merong nabaha, merong namatay na Pilipino, nasaan? Yun yung joke eh, nasaan ang Pangulo eh. Tapos bawal ang mabagal, bawal ang sagabal sa serbisyong politiko. Eh serbisyong politiko, you be visible as the president. Tugunan mo yung mga hinanay ng taong bayan, mahalang bilihin. Pangako ka ng pangako, hindi mo nagagawa. Tapos ngayon, kasabihin mo, yung salita against the PI, ang magsasalita pa siya ni president, hindi ikaw. Yung pala, sasabihin ni sister mo na, alam mo, yung PI that will extend your term to 10 years. Ay, sus, Mary, Mario, Joseph naman yan, oh. Kaya nga. Komento lang po ako konti. Kasi narinig ko po yung sa 44,
So, hindi ko nasasabihin kung may kamag-anak tayo doon o wala. I pray for their soul doon sa Sub 44 na nangyari nung administrasyon ni dating Presidente Noynoy Aquino. So, I pray for your soul, Sub 44. Yun lang po. Tuloy po natin. Medyo nantig lang po ako ng konti yung aking damdamin doon sa nangyari sa kanila. Deception. So saan papanig yung tao? Mas may tendency yung tao pumanig kay Duterte. Because totoong serbisyo at nakita ng taong bayan yung kanyang style of leadership. Ikaw, are you a good leader? No, sinasabi ko nga eh. Again, in another vlog, it's a question of leadership or character. Eh nakita ko hindi na nga leadership, character na eh. Something's wrong. Yung hindi ko pa nga nade-discuss yun, yung IQ, yung EQ, yung AQ. Oh, something's wrong with your, yung EQ mo. Eh, yung IQ, pwede pa, papasa eh. Pero yung EQ, emotional quotient mo, yung adverse quotient mo, ano pa yung isa? Ah, shucks. Senior. So, something's wrong with your, ano, yung character mo. Yun yung in question. Magsasalita ka sa harap ng tao, pero iba yung ginagawa. Di ba? Eh, may question nga sa pagdodroga. Ayan, nakita mo, sinabi ngayon ni Duterte na you are in the narcolis. Ano ngayon ang solusyon mo? Ano yung solusyon mo dyan? Drug test. Panonorin ka ng taong bayan. And if you, yung actions mo ay mali, ah, wala na. Okay, so balik ako to sa topic ko. Ba, maubos ang oras. 86... People power, natanggal yung tatay. Nakialam pa si CIA noon, nakialam yung mga Amerikano, pero basically natanggal yung tatay mo. Okay, so walang nagawa yung strongman. No? Strongman yun, ikaw weak leader. Yun, so inaano ko lang ha, papasok-pasok ako ng comparison. No? 86. Noong 86, matapos yung people power revolution, bumalik kami sa field duty. Ako, na-assign na ako noon from Mindanao, nag-US Ranger ako, balik ako, instructor ako, na doon ko na meet si Patol, General Patol, nasa mga vlog, no? Tapos noon, pinalitan ko si Lieutenant Kidilia, Andy Kidilia, doon sa Cagayan Valley, First Scout Ranger Company, para makapag-schooling naman siya ng British Commando. Imista ako, swerte, inabot 3-star general. So, pandita ko sa kanya, doon ako. Tapos noon, doon ako inabot. And then, bumalik ako. Pagbalik ko doon, pinupuntahan kami ng mga RAM. Si Colonel Tirso Gador, I think first captain din yun, ano, ng class niya. Colonel Tirso Gador, parachutist, master jumper yon, pumupunta. And then he was trying to explain that the RAM, yung grupo nila sa SND, they were trying to establish, tandaan nyo ito, a martial tradition. Mista, tandaan mo ito, yung in-explain ko, sabi ko sa'yo. A martial tradition such that every time, yung summary, every time when the armed forces think or feels that the politicians are not functioning properly, dysfunctional behavior, and nahihirapan ang taong bayan, papasok ang armed forces to put everything in order and then aalis siya ulit and then give it back to civilian authority. That was the what they're trying to do as a martial tradition. Papasok ang armed forces lagi na nag-aano ang mga civilian. That was the intent. Aayusin nila. Nagkahagulo, ginulo ng politicians. Komentuhan po natin ang bagya yan. Yung martial tradition. Kasi yun yung konektado dun sinasabi ng iba na. Pero alam, hindi ko alam kung alam nila itong martial tradition, yung sinasabi nga nila. Nauna. At sinasabi rin ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na protektahan nyo ang konstitusyon. So, dun sa dalawang yon na binabanggit ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka yung ating mga kababayan Pilipino na nauna. So dito ko mo connecta yung sinasabing martial tradition.
So, sinasabi nga ni Sir Dado dito, kagaya na sinabi niya nung nakaraang vlog na martial tradition, pag kami nakitang may corrupt o baloktot na ginagawa itong ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno, pwedeng mag-intervene o pwedeng pumasok itong military natin para hilahin sila o yung tanggalin sila sa kanilang tungkulin dahil mali na yung ginagawa nyo. So, meaning to say, yung martial tradition, pwede silang gumanap na ganun bagay na kitang-kita naman na may korupsyon at merong mga maling ginagawa ang ating mga politiko, lalo na yung mga corrupt government officials, pwede nilang gawin yun. Pero ang nangyayari nga, bakit hindi nangyayari? Yun yung ginawa nilang batas sa military nung pagkatapos ng EDSA People Power Revolution, yung EDSA 1 na tinatawag, na nagpatawag nga sila ng national conference o meeting, lahat ng kasundaluhan, na ito ang pwede natin gawin pag ang corrupt ang isang politiko ay corrupt, pwede na lang alisin o may ginagawang kabalastugan sa loob ng kanilang panunungkulan. So, yun lang po. Nakomento lang po kasi nahanap ko rin to eh. Bakit? Parang gumawa sila ng kanilang batas. Parang sa ano yan eh, sa Kongreso o Senado, resolution nila yan. Pero wala. Inahanap natin, wala. Ito nga yung sinabi ni Sir Dado. Tingnan natin kung ano yung masasabi ni Sir Dado dito. Bakit hindi naganap yung resolution ng mga martial yung ganon. Okay, tuloy po natin. Tandaan mo ito, in-explain ko, sabi ko sa'yo. A martial tradition such that every time, summary, every time when the armed forces think or feels that the politicians are not functioning properly, dysfunctional behavior, and nahihirapan ang taong bayan, papasok ang armed forces to put everything in order and then aalis siya ulit and then give it back to civilian authority. Yun. That was what they're trying to do as a martial tradition. Papasok ang armed forces lagi na nag-aano ang mga civilian. That was the intent. Ayusin nila. Nagkahagulo, ginulo ng politicians, etc., etc. Pasok ulit yung armed forces. Just like nung nag-aabuso na daw, abuso na yung Marcos administration, senior, marami nang nagkalaban, nagkahagulo na Pilipinas, pumasok ang RAM, tapos noon, bumakla sila ulit. Okay. One point. Perception ko, nisip ko noon, they're trying to clean up the mess. Kasi ayaw natin, naisip nila, baka laging ganyan na lang. Laging ganyan. So that's why it cannot qualify a martial tradition pagka may mess ang mga politicians. Padong papasok yung armed forces. Okay? So, parang gina-justify yung actions na nangyari. So, parang lumalabas, it wasn't a coup d'etat. Parang ganon. It was parang the start of a martial tradition. Papasok yung armed forces kasi matino armed forces. Okay, I don't know kung in-explain sa iba, pero yan ang inabutang kong explanation nung nandun kami kasama ko yung mga sundalo na pina-attend kami doon sa Tugigaraw under Guerrero Aguinaldo at nagsalita si Colonel Tirso Gador. In a few months, patay na siya na aksidente sa parachuting na ano sa Manila Bay. Tinangay and then boom, malangit na wa si sir. Well anyway, ganun yung dating. Now, fast forward, 87, 88, may mga kudeta, kuno at mga military adventurism na tinatawag. Pwede ng mutiny or pwedeng military, sabi nyo ng military adventurism na grabbing the power and then parang gustong tanggalin si Cory. Okay? Kaya ko nasabi in previous vlogs na
nagsisisi yung grupo nila Sir Greg Honasan. In fact, kinabol pa nga siya, di ba? Tinugis. Nakulong siya sa barko. One episode, sinabi ko, pinuntaan ko pa siya. Bago nung 89, naku, because magkakaroon na 89 na mutiny, kuno. Okay, mutiny yon. So, pito o anim yun in between. Dami. 86 to 88. Dami. May mga nangyayari. Black Saturday, God Save the Queen, mga ganun. Dinaanan namin lahat yon. Yung iba na kampe, iba kaaway, iba nagwatak-watak, iba nasira yung karir. Dahil sa mga ganyan na military intervention, ano? Na military ek-ek na yan, na martial tradition. Bottom line, after ng 86 kasi, akala, Cory Aquino will be doing something good for country. Ang nangyari, ano? Nagkaroon ng 1987 Constitution, tapos nagkagulo-gulo na tayo kasi yung mga politiko na umupo, aba, sila-sila naman. Nagpayaman yung mga tao and even generals under Marcos Sr. at that time, ang tawag nga doon sa mga generals noon, the new oligarchs, no? The new businessmen or whatever. Kasi sila nakikinabang. Naggalit din yung ibang nasa junior. Sila nag-overstay in power, yung mga junior, wala nang pag-asa na umakyat na maging chief of staff. Kasama doon si Ramos, kasama doon sila, etc., etc. So, yung iba, ayaw gumalaw kasi nakatutok na sila. Si General Patol, nakatutok na. Magiging commanding general na siya. Okay? So, yun yung kwento. That's why yung loyalties, nandoon yun, lalo na kung makikinabang. Again, nandoon ako sa standard. When it comes to a choice, it's not between party Marcos, party Duterte, or ganito ganyan. It has to be, the choice has to be, kung ayaw nyo magkamali, Filipino people against yourself. Yun lang yun, yun yung choice. Truth versus lies, deception, di ba? Right versus wrong, yun lang yung choice, yun yung ideal. Kaya hindi kayo magkakamali, pero kung kayo, taong bayan, ang posisyon ninyo ay personalities, ang posisyon ninyo is, hindi, walang yan itong gagunto. Durugista to. Yung mga ganun ba? Wala. Kasi you're sticking to personal. You have to look at it at a higher plane, at a higher level. Okay? So, mawawala kayo eh. Makokorap kayo. Magagamit kayo pagka ang thinking ninyo eh yung mas mababa na style na thinking. You have to be in a higher plane. Looking at things na the proper way. The choice is country. Love of country, love of the Filipino people as against yourselves. If you believe that you have to sacrifice yourselves, yung personal advancement mo, yung personal nakabig mo, etc., etc., kasi ang sinasatisfy mo is yung taong bayan, yung the good of everyone, madali, di ba? Madaling madesign. Okay, so, balik tayo dun sa mga kuku na yan, no? So, may mga kuku. Ano ang nalaman ko? Ano yung natutunan ko? It cannot be military ang mauuna. Ang special lang doon is yung 1986. Nauna ang military. Nauna. Sila JPE, Greg Honasan, et al. Ram, no, mga magmimista, ang classmates sila, nauna sila. Pinagplanuhan. The mere fact na merong contingent na papasok sa galing Pasig River, no, naka rubber boat sila na special operations, magaganon sila. And then me, insider nando sa Malacañang to take care of the first family. Pinagplanuhan. Okay? Eh, na-boljak eh. Wala pang maharlika nun. Na-boljak sila, tapos nun, retreat sila. Tapos sana sila eh. Tapos sila. With the might of the armed forces, following Marcos, at that time, mga loyal pa yung mga reservists, yung mga reserve officers kay Marcos, sila yung nakapuesto eh. So, ano nangyari? Tumawag
si Cardinal Sin, si Enrile, JPE, sinabi na naniniwala sila si Cory Aquino ang nanalo sa eleksyon. Yun yung isang malaking pagkakamali. Bakit? Pinikap yun ni Cardinal Sin at sinabi on radio at TV na tulungan ninyo ang armed forces natin. Ayun na ang people power. Tapos ang buto-buto, people power. Tandaan nyo yun. Yung sangkap ng tao, yun yung mahalaga. Saka nakakita, milyon na tao pinoprotektahan yung ilan, 2,000 na sundalo as against 100,000, 120,000 PCINP tsaka yung armed forces at that time, 120,000, 80,000, ganon. Walang magawa. Walang magawa. That's why, yun yung ano natin. So, yan guys, so, cutting ko man po ng konti at kukomentuhan ko. So, yun nga po yung sinasabi ni Sir Dado. Na yung mga nagsasabing, now na, military kumilos na kayo. Hindi po. Kaya nga po sinasabi niya rito na naging successful ang 1986 EDSA People Power Revolution dahil sa taong bayan. Meron lang nagsimula. Nagsimula na mga general o mga military na tumawag si Cardinal Sin para suportahan yung mga military man natin dahil sawan-sawa na nga sa panunungkulan nung time na yon ang Marcos Sr. So nagsasawa na sila pero ang nagpasimula ay yung military. At kaya yun naging successful kasi nga doon sa suporta ng taong bayan, milyon-milyon taong bayan. Pero ngayon hindi na tayo nagkaroon ng aral doon sa 1980s na yun. Naging successful ang People Power One. Dahil sa taong bayan, pinangunahan ng mga military. Eh, ang problema guys, eto nga. Naging successful pero 1986, 2024 na ngayon, eh ganun pa rin. So, baguhin na natin ang sistema. Kumbaga, kung kayo yung nagsasawa na, hindi po pwedeng mauna yung military. Kasi, tingnan nyo, after that, nung 1986 People Power Revolution, sabi nga ni Sir Dado, naduktungan pa yan. Ito yata o siyang pang-co-attempt ang nangyari, pero failure. Kasi, yung sinasabing ingredients, yung taong bayan, wala sumuporta. Doon sa mga co-attempt na nagsasawa na hindi naganap yung mga pangako nung inupo nilang presidente noong 1986. Yung mga pangako, wala, inahanap ng military. Ba't nagkaganon? Nagkaganon. So, yun ang sinasabi ni Sir Dado na hindi po pwedeng mauna na naman ang military. So, kung gusto nyo talagang sawa na kayo sa gobyernong ito, ang taong bayan ang dapat magpahiwatig. Ako po ay nagsusuri lang dito. Ayon sa sinasabi ni Sir Dado na dapat taong bayan ang manguna, makita. Kasi number games tayo . Number games. Pagkakakonti kayo, wala. Wala. Kung military lang, wala. Hindi magsasuccessful kung military lang. Kakibat noon yung ingredients o yung sangkap na taong bayan. Kasi tayo yung pinakamataas ang posisyon . Compare mo dyan sa mga ano, sa military man. Mas mataas tayo dyan. Ang mas mataas sa military man, o yung presidente. Pero may mas mataas pa, nagkakabulbul na ako. No? Mas mataas pa sa presidente ang mamamayang Pilipino ayon sa konstitusyon. So yun po, sinusuri lang po natin ang bawat nagaganap, yung ating past history. So ituloy na po natin. So overall, ang ingredients yan ay ang mas mataas na posisyon. Sino po yun? Ang taong bayan. Tuloy po natin, hindi po ang military. Ayun na ang people power. Tapos, ang buto-buto, people power. Tandaan nyo yun. Yung sangkap ng tao. Ano nangyari?
tumawag si Cardinal Sin. Si Enrile, JPE, sinabi na naniniwala sila si Cory Aquino ang nanalo sa eleksyon. Yun yung isang malaking pagkakamali. Bakit? Pinikap yun ni Cardinal Sin at sinabi on radio at TV na tulungan ninyo ang armed forces natin. Ayun na ang people power. Tapos ang buto-buto, people power. Tandaan nyo yun. Yung sangkap ng tao, yun yung mahalaga. Saka nakakita, milyon na tao pinoprotektahan yung ilan, 2,000 na sundalo as against 100,000, 120,000 PCINP tsaka yung armed forces at that time, 120,000, 80,000, ganon. Walang magawa. Walang magawa. That's why, yun yung ano natin. So, ang ano doon, mahalaga yung tao. Okay? So, fast forward, nangyari yung mga God Save the Queen, wala, palpak. Walang tao, walang sumuporta. Nangyari yung mga Black Saturday, wala nagawa. Kasi, loyal yung armed forces kay Cory Aquino. Na, loyal. Ano nangyari nung 89, pinakamadugo? Loyal yung armed forces kay Cory Aquino. Ranger na yun, unit namin. And ako, I have to decide which is which. No, which is which. Ayoko ng patayan, ayoko ng ganyan. And I was supposed to be in Mactan to head a ranger company para i-take control yung Mactan Airport. That was my, ano, my yung tasking ko. Pero hindi. Pinili ko pamilya. Pinili ko yung pamilya. May bakit ako papasahin yun? Tagal-tagal ko na. Okay lang eh. Ang iningi ko lang, isang linggo lang ako eh. With my family, yung with my baby eh. Tapos nun eh, gising yung i-assign ako basta-basta. Eh, never naman ako nagreklamo sa combat duty eh. Hinahanap ko nga eh. Yung pala, yung may activity na, may mutiny na. Pakudita na actually, papalitan eh. And the thing was supposed to be a military junta. Okay? Military junta. So, yun yung civilian military junta. Okay? That's, there was, alam ko yung mga politicians na involved. Okay? That's how I know the information. So, civilian military junta, hindi pumasok kasi mas marami yung armed forces na loyal kay Cory. Why am I saying that? Wala na namang civilian support na talo. Pero lakas na nun. May tora-tora akong classmate. Talagang inupakan yung ano. May air support eh. Cory had to ask for intervention Amerikano. Yun yung ano doon. She has to ask for it. Kaya dumating yun. And na-compromise yung ating supposed to be US bases, pero thanks to 1990-1991, sumabog yung ano, yung pinatubo, and then 1992, na umalis yung Amerikano, napilita umalis kasi ano, ash cloud eh. Tapos noon, 1992, bumoto yung Senate natin. Actually, it was a useless vote because ayaw nang bumalik na Amerikano. Pinipilit natin humingi pa ng pera, $700 million pa yata noon for rent, etc., etc. So, umalis na Amerikano. Eh, kumbaga sa, ba't nyo kami sisingilin eh? We're providing security. Nung pagalis sa Amerikano, na-embolden ang NP, ano, tag dito, yung mga Chinese. Mind check, na-embolden sila. Kaya lakas ang loob nila. Starting 1990, they started thinking na they will never be embarrassed. They will work for a strong armed forces. They will not only fight to in a war, but they will fight to win the war. Ganon. That's why ang lakas nila ngayon. 1990 yun. Dumating si Ramos. Wala. Nag-weekend tayo lalo. Binenta lahat. Tapos nawala yung pera. Na-divert somewhere. Yung
para sa AAP modernization na nag-lapse yung batas na kinrate ng AAP modernization, wala na. Tapos ngayon, ni-revive ni Pinoy. So, ganun na nalate tayo ng gusto. Politiko na naman ang may kasalanan, di ba? So, ano yun? Apo, sandali. Explain na ako. So, yun nga guys. Singit muna ako ng konti, Sir Dado. Yun nga, pinatitibay ni Sir Dado yung ano eh, yung ganito. Pauunahin natin military. Eh, kung wala naman suporta ng taong bayan. Yun ang kanya binabanggit dito. Kung wala naman suporta ng taong bayan. Di, sinira nyo lang yung karir ng mga ating kasundaluhan. Di ba? Meron nga nangyari nga nun, yung kudeta nung in between 1987 to 89, mga ganun. 1990. So, kudeta sila. So, failure. Walang suporta ng taong bayan. Ano nangyari? So, yung iba, mga nakulong, yung iba, wala na. Pagka ganun, wala na silang aasahang pension sa gobyerno. Kasi parang nag-revolt ka sa ano, sa bansang Pilipinas eh. At tama nga yung iyong pinaglalaban. Ang problema, pag walang suporta ng taong bayan, wala. So, ang sinasabi ni Sir Dado dito, mas maganda yung ingredients, tao mismo ang maghayag kung ano ang kanilang nararamdaman at nakikita sa mga politiko na corrupt. Pahayag nila. Ganon. Kagaya ni Sir Dado, nakikita niya naman, ang daming corrupt eh. Diba? Yung mga resolution number 10 na yan. Yung nangyari sa PCSO, wala na tayo narinig. Yung mga travel expenses ng ating mga politiko, ng mga corrupt na politiko sa ating gobyerno. Yun. Pahayag nyo. Sabihin natin, magtanong tayo. Eh, pagka military mauna, hinahinay nga lang daw. Darating yung time na yon dahil sila nga ay nagbabantay. Sila ang ating mga gwardiya patungkol sa ating kaligtasan. So yun po, ituloy po natin. At nagtatanong na si Sir Dado. Timeline, okay. 1989 na tayo. 89. So walang people support noon, natalo. Now, 2001, ano nangyari? Nagkaroon ng ano kay ERAP. That second envelope, impeachment ERAP, nagalit yung mga tao, ay ilabas, sinalagsalag yun. Pumunta sa kalsada mga tao. And then, ano resulta? Yung dami ng tao na yun, et sa dos, nag-withdraw of support ng armed forces. PNP at armed forces. Yung history. No? So, pinapaalala ko lang sa inyo, pinapakita ko sa inyo. And then 2004, ano nangyari? Kay Trillanes, yung Magdalo, wala na naman nag-support, pero yung kanilang mga hinanaing is against yun sa yung reform mission ng armed forces, yung mga maling palakan sa armed forces, naburo sila yung class 95 sa pakikipigma, hindi sila napalitan, napabayaan, etc. etc. So, legit yung kanilang complaints, pero do you take a building, yun yung problema eh. Do you take Makati as in a hostage situation para bumigay yung gobyerno? So, again, ayun, talo na naman dahil sa that mutiny did not ano, wala kasing sumunod na tao. So, in our history, simula noong 2004, after the Trillanes incident, the Magdalo incident, wala na, hindi na, meron pa, isa, yung kay Danny Lim, nagpaalam sila kay General Senga at that time, Chief of Staff, tapos noon, sir, rally kami. O edi, nakulong silang lahat. Kasi ang gusto naman nila, magkaroon ng military intervention kasi ang dami nagre-reklamo na kay GMA, edi nakirally sila, wala silang barel. Yun na naman problema. So, you see, in our history, it is ridden with maraming mga instances na nagpe-play out maraming ano. Ang suma total from 1986 to 2024, 38 years. Tama ba yun? 38 years. Yes, sir. Dada. 38 years. 1986, 4, 10, 20. Mga ganon. 38 years. Halos apat na dekada na tayo and then ganon pa rin. Ikot lang tayo ng gulong and then reklamo pa rin tayo, no? Against bad governance. Against corruption. Pare-pares eh.
Now, anong gagawin natin? Nandun na tayo ngayon. Anong gagawin natin? Nandun tayo sa pito na option, pito na senaryo na sinabi ko, the past vlog. Tapos nun, ngayon, nandidinig natin, nagsasalita si PRRD, protect the Constitution, and then yung armed forces. And then yung iba natin na mga follower, iba natin na mga kababayan, sinasabi, now na, okay? So, meron akong issue dun sa now na. Yung now na, pagka pupunta ka sa now na, eh, papunta tayong revolutionary government. Pagka hintayin niya yung 5 buwan, na maximum 2 years ang presidente, ma-invoke yung constitution through succession, dun tayo sa scenario number 4. Mag-withdraw yung AFP ng support, kung dun pupunta yung situation, withdrawal support ng AFP, constitutional succession, BP Sara will be the president. Ganun yung sa scenario number 4. Scenario lang yan, ha? Mamaya lagyan nyo naman ng meaning na sinabi ko. Mamaya ibang vlogger sasabihin, nagsalita na, Pinoy Survivor. Tumatok si BBM. Tumatok si BBM. So, the scenario number 4 is, speaks of a timing. A specific timing which is anchored on the Constitution. No? Na sinasabi, if by succession, the Vice President takes over the position of the President because of circumstances na nag-develop, the Vice President cannot be re-elected sa susunod na election, 2028, to the position of President that the Vice President will be holding for more than 4 years. And more than 4 years is up to June 30 of this year. So July 1, it is less than 4 years. So pwede siyang ma-re-elect sa 2028. Okay? That's why yung scenario number 4, wherein the yung tuloy-tuloy lang ito hanggang sa nagka-express-express ng ng concern, merong tao na pro-BBMA, tao na pro-Pilip, paramihan ng numbers game, tapos noon, biglang nag-decide ang armed forces. Hindi natin alam kung paano siya mag-decide, huwag niyong pangunahan, but in the scenario number 4, kunwari nag-withdraw siya, and then nagkaroon ng succession, yung timing doon is that it has to be tapos na yung June 30. Exactly 2 years of the presidency of BBM, such that it is going to be less than 4 years of a Sara succession to the presidency by starting July 1 onward within the constitution framework. No? Ngayon, yun yung gustong baguhin ng mga kumunoy nato, ng mga sa Congress. Komentohan ko lang po muna at explain ko ng bahagya lang. Para mas short lang yung explanation. Kasi ang presidente po, para magkaroon ng succession, yung frameworks na tinatawag, 6 na taon po yung presidente, hindi po ba? So, once na ang presidente ay nakapaglingkod na ng 2 taon, tapos bigla siya nagkasakit. So, meaning to say, yung vice president ang uupo. So, from 2 years na yun, umupo ang Vice President dahil may sakit na yung presidente at hindi na makaganap. So, upo yung Vice President. So, pagka upo ng Vice President, sa next election, pwede pa siyang maging magkumandidato bilang presidente. So, parang ganito lang yan kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Diba? 3 years na nanunungkulan si Erap Estrada noon, dating Pangulong Erap Estrada. Tapos, biglang nagkaroon ng ganyang issue, natanggal siya bilang siyang presidente, si Erap Estrada. Pumalit ngayon to si Gloria Macapagal Arroyo. At yung sumunod noon, nakapag-re-elect siya. So, yun yung framework. Pwede siyang mag-re-elect siya. Kasi, more than 2 years na yun. 3 years nga yung si Erap Estrada noon, that time. So, ganito din yung pinapaliwanag ni Sir Dado. Kailangan maka 2 years muna ang presidente bilang isang presidente na nanunungkulan
after ng 2 years, ano ba, 2 years and 1 day, pwede nang, kung magkasakit yung presidente, pwede nang umupo bilang isang presidente yung vice president, ito nga si VP Sara Duterte. At pwede pa siyang magkandidato sa next election sa 2018. Yun po ang pinaliliwanag. Pinaliliwanag ko lang po yung kanyang sinasabi. So, kung yan, ang presidente ay walang 2 taon at naupo itong vice presidente, hindi na siya po pwedeng sumali sa eleksyon ng presidente sa 2018. Ganun lang po kasimple yun. So, ituloy po natin. Basta, kailangan 2 years and 1 day or 2 years more, hindi po pwedeng 1 year and 11 months. Hindi pwede yun. Kailangan 2 years. Yun po ang nakalagay sa konstitusyon. Pinapaliwanag ko lang po, ha. Ganon. 2 years ang presidente, pwede nang yung vice presidente ang manungkulan bilang isang presidente kasi vice president siya eh. So, yun lang po ang in-explain ni Sir Dado. Yun po ang ganon kasimple para po pwedeng mag-elect ulit sa susunod na eleksyon bilang presidente. So, kagaya nga ni kay Gloria. 9 years si Gloria Macapagal-Arroyo bilang isang presidente, di po ba? So, yun yung framework na tinatawag niya. Tuloy po natin. Ngayon, yun yung pinapagustong baguhin ng mga kumunoy nato, ng mga sa Congress, na mawala yun. Mawala lahat. May extended si BBM. Intentions na sabi nga nung ate niya, ganun. Tapos nun, yun yung inaangas ni PRRD, Protect the Constitution. Bakit na kailang palitan yan? Kasi kaduda-duda yung mga utak nitong mga magpapalit ng Constitution. Kasi yung mismong resolution number 10 na sinasabi ko rin na hey, yun na muna ayusin nyo. Ba't yung papalitan yung Constitution? Maluko-luko kayo, yamin din nyo. Eh, yung question mark nga sa pera, eh, hindi nyo ayusin. Yung question mark nga doon sa investigation ng PCS, hindi nyo ayusin. Yung question mark doon sa supply ng travel expense niyo, hindi nyo ayusin. Mga animal kayo, tapos mag-ambisyon kayong palitan. So, yung huwag nyo kami lukuhin na is yung constitutional provision on economics ang papalitan nyo. Na? O economic provisions. Hindi kami tanga. Hindi kami loko-loko. Gagaguhin nyo ang taong bayan. At sinasabi ko sa inyo, pag kayan ipinilit nyo, good luck sa inyo. Good luck. Kaya, eto ngayon, yung number 4, scenario number 4, is different from scenario number 5, 6, 7 because of the timing, the timeline. Yung scenario number 4 na the AAP might, not necessarily true, might withdraw support, depende sa AAP leadership yan, depende sa chain of command, disiplina ng armed forces, no? They will withdraw their support because pinapamature nila yung BP or whatever. I don't know. No one knows. I'm just presenting the scenarios na pwedeng mangyari. So, kung gusto nyo yung magkaroon ng scenario number 4, huwag nyo madaliin yung armed forces na mag-withdraw ng support. Because nanonood yung armed forces, alam din nila yung constitution. Alam din nila yung pwedeng mangyari. Alam din nila na ayaw nila na 4 na taon lang si VP Sara, tapos sa 2028, hindi na siya. Iba na. Eh, sino? Sino? Wala naman pwede. Eh, ang ganda ng dating ng VP Sara, because siya ay number 1 performing agency sa buong gobyerno. Number 1 na government official sa buong gobyerno. Number 1 sa presidential survey at 35%. Eh, 2028 pa, layo-layo, 35% na siya. Ay, Diyos ko, ang layo na second. Si Tulpo, 22%. Eh, masama pa papel ni Tulpo ngayon. Because, ano, ang third best na tumakbo siya is vice president. Eh, kalaban niya, si Aimee. Pero question mark, parehas yung dalawa. Why? Eh, parehong Senate. Ang sa akin, hanggang hindi ninyo tinutuwid yung resolution number 10, ibig sabihin, lahat kayo dyan nakikinabang.
Hanggang di nyo tinutuwid sa Congress yung resolution number 10, lahat kayo nakikinabang. Yun ang issue ng taong bayan eh. Yung pera namin ginagastos ninyo eh. Liquidation by certification. Lahat kayo kawatan. Yun ang dating. Eh ayaw namin lahatin. Eh ang problema, ba't kayo natatakot na ayusin? Kasi makikita. Kaya ngayon, ang tingin ko, sa coming months, magkakaalaman na ng barahayan. Yung mga mauuna, sikat sila. Pero yung mga mauhuli na magte-turncoat, yung babaliktad na at kakampi na, magkakampi-kampihan na yan. Yan ang mangyayari dyan, magkakampi-kampihan. Political survival. Kaya tandaan ninyo, mga Pilipino, kung gusto nyong mabago ito, abay baguhin ninyo yung thinking process ninyo. Baguhin ninyo yung sistema natin. Mali ang sistema natin. How can a person survive kung ikaw eh umangang ka ng daang milyon? Abi, unahin niyo yung pamilya niya, unahin niyo yung kanyang pitaka. Daang milyon. May oras pa ba? Okay. Daang milyon. Wala. Now, sabihin ko na para matapos to. So, meron tayong mga historical background, may timeline, may experience tayo. 86, 87, 88, 89, coup ridden, mutiny ridden, hanggang 2004. At 2004 nga, hanggang kay Danny Lim, yun yung strike nila ba, pati yung sa Marines, di ba? Yung nangyari noon, tas pulong silang lahat. Eh, muntik pa ako to kasi sumasali ko doon kay Danny Lim. Sabi ko kay sir, nabisita ako doon sa Texon. Tapos nasabi nga sa akin, napag-usapan yung Hello Garci, etc., etc. Tapos na anong bala, baka magkaroon ng ek-ek. Sabi ko, sir, sali ko, bigyan niyo ako ng isang seksyon. Okay na sa akin isang seksyon. Sa akin yung Malacanang. Ako papasok doon. At papatayin ko yung mga pwedeng patayin doon. Kukunin ko lahat. Ganun ba? Akin yun. Basta kompleto ako. Tapos nagpatabi na ako ng mga C4. Nagpatabi ko doon kay Colonel Huwag na nasabihin yung pangalan. Baka ma-endorso eh. So, bigyan niyo ako ng isang section na patay kung patay. Yun yung thinking. I will lead them. I will enter Malacanang at that time. Eh, hindi ako sinabihan eh. Maya-maya, nakakulong na silang lahat. Mario Joseph nun. Ay, sinabi ko sa kulungan, sir, bakit kayo? Sinabi naman sa inyo, sir eh. Sabihin niyo ako eh. Eh, wala eh. Nagkaroon sila. Walang baril. They want it done peacefully. Eh, mali. Kasi you're in the armed forces. Yun yung The moment you are in the armed forces and then you participate without your rifles, eh talo ka. Kasi yung kalaban mo, with rifles, no? Pero I'm not injecting anything. Kanya-kanya yan, eh. Ako yun, experience ko yun, kasama yun ng buhay ko. Hindi ko nga naikwento pala yun, ano? Hindi ko pa naikwento yun, ha? Kwento mo, sir. Ganun yung kwento. Now, ano yung nangyayari ngayon? Gusto ng taong bayan na yung armed forces ay kumilos. Okay, yun yung bottom line. Gusto ni PRRD na yung armed forces protect the constitution, protect the Filipino people. Okay, yun yung bottom line. Ang sa akin, ang aking comment ay huwag nating pangunahan yung armed forces. Ang armed forces, kikilos lang yan pagka nakita niya na mas marami yung tao na lalaban kay BBM. That's the only time. You have seen it in 1986, baliktad pa nga, tao ang nagprotekta sa armed forces. But ang pinaka-glaring doon is yung 2001, yung kay ERAP, EDSA 2. Nakita na yung tao, nag-withdrawal of support yung armed forces. Because any point in time, hindi bobo yung armed forces. Alam niyan yung nangyayari. Complete with intelligence information, intelligence assets. Nababasa rin nila yung nababasa ninyo. Napapakinggan nila yung mga vlog natin, yung mga vlog nila, Mardika lahat. Naintindihan nila yung sitwasyon. At we came from the same school. No? We train. So, huwag niyo pangunahan. Para asahan ninyo na sila yung mauuna, mali.
Sila yung mauna, kilos na kayo, sagipin yung taong bayan, please, please. Hindi ganun ang armed forces. Hindi ganun. Ang training ng armed forces, you do not break the chain of command. The chain of command happens to be BBM, CIC, Commander-in-Chief eh. Diba? Tapos nun, down the line. No? Down the line. Pero sinasabi ko nga, para mas malinaw, may boss si BBM. Kahit si Commander-in-Chief, may commander pa over the Commander-in-Chief, the Filipino people. Yes. That's why alam yun ang armed forces. Pero hanggang hindi pinapakita ng taong bayan kayo, hanggang hindi nyo pinapakita at ine-exercise ninyo yung inyong sovereign will na ayaw nyo sa presidente nato, abusado ito presidente nato, ayaw nyo magingay, ayaw nyo mag-participate, gusto nyo tanggalin yung presidente sa kanyang posisyon at install ninyo yung dapat by succession, hindi kikilos ang armed forces para sa inyo. Sorry ha, pero that's how it is. The armed forces will only break the chain of command if it sees that the boss over and above the president, no, eh marami. Ang kinakailangan kita ng armed forces is that yung 31 million ng presidente ngayon, si BBM, ay wala na. At mas nakakarami yung ayaw sa kanya. Worried ngayon yung armed forces. Kung pwede lang magsalita para sa kanila, hindi naman ako spokesperson nila. Worried ngayon ang armed forces kasi yung pamilya din nila. Problemado rin sila kasi nagra-rise yung drugs. No? Nagra-rise. Baka yung mga anak nila ma-biktima rin ng droga. Baka yung asawa nila o yung mga anak nila ma-rape ng mga tarantadong kriminal. Pumapatay. Ayaw nila. Ayaw nila yung mga NPA, baka dumami, magpalakas. Ayaw nila yung pera na ninanakaw. Kasi sila rin, may deduction. Nagbabayad din sila ng tax. So we are all in the same predicament. So you see? Pero trabaho ng armed forces, huwag nilang bitawan yung kanilang ginagampanan na tungkulin kung nasaan man sila. Kay 4-star, 3-star, 2-star, 1-star, down the line to the last private. They will follow certain norms, traditions, and training, and existing regulations. They will not go beyond that unless yung taong bayan mismo ang kumilos. So maliwanag, yung 86-2001 ang nagpapakita na yung armed forces ay kikilos. Baliktad niya, yung 2001, yung 1986 nga, mali pa nga yun eh. 2001 ang glaring example. The armed forces will protect the Filipino people. The armed forces will protect the Constitution. Nandun yun. Kaya hanggang hindi kayo involved, hanggang hindi nakikita ng armed forces na ganun kaseryoso ang mga tao, walang mangyayari. So you're barking at the wrong tree. You have to be, it has to be you. Yung kayo lang, kapwa Filipino. So, I rest my case. Maraming salamat. Thank you, Sir Dado. And guys, I also rest my case. Ang galing talaga ni Sir Dado. Tignan nyo naman, sobrang pagmamahal niya sa ating mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Talagang inaalay na niya yung kanyang, di ba, ang pusa, mayroong 9 lives. Doon sa kanyang mga naranasan, pagiging isang military man, ay siya ay... Muntik-muntikan na rin masawi o makitil ang buhay niya. Pero, buhay pa rin siya. So, ito nga, gaya nga na sinabi niya, iaalay niya ang buhay niya. Yung huling buhay niya, kasi ang pusa nga, siyam na buhay, nakawalo na siya. Sabi nga niya, yung huling buhay ko, iaalay ko sa inyo, mamayang Pilipino, dito sa ating inang bansang Pilipinas. Sinabi niya yun. So, tingnan nyo kung gaano magmahal ang ating si Pinoy survivor, si retired Captain General Clemente Enrique Jr. So, mahal na mahal niya ang bawat isang mamayang Pilipino. Kaya nga siya binanggit niya yun. Panoorin nyo sa ibang vlog, talaga yun ang kanyang motto. Iaalay niya ang kanyang buhay para sa bansang Pilipinas.
sa bawat isang mamayang Pilipino. Ano po guys, maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, bago na po ito, ako po ay magpapasalamat doon sa super thanks sa akin. At mayroon pang iba eh, hindi ko lang mabanggit. Ang pangalan niya ay si Miss Imelda ng Hong Kong. OFW siya sa Hong Kong. Maraming maraming salamat po, ma'am, sa pagbibigay niyo sa akin ng super thanks. Maraming maraming salamat po. So, yun ba? Saka ako na babanggitin. Special muna ito kay Miss Imelda, kay Ma'am Imelda ng Hong Kong. Maraming maraming salamat po, ma'am, sa iyo. So, yun po, guys. At thank you po. See you on my next vlog po. Maraming maraming salamat po. Kung susuportahan niyo ako, huwag niyo na i-skip yung mga videos. Salamat po. See you on my next vlog. Thank you, Sir Dado, sa pagmamahal mo sa bansang Pilipinas. Ah, mamaya meron akong interview kay DIY kay DIY KKB, no? KKB na TV, no? Tapos noon, pinaunlakan ko dahil sa gusto kong suportahan natin siya, no? Gusto kong suportahan natin siya. Tignan niyo yung channel niya, tapos noon, I am authorizing him na kunin yung aking mga content ng videos and then explain pa niya, no? Magkakausap naman kami. So that kung sino man yung subscriber dito, subscribe ka rin kayo, na rin kayo sa kanya, no? Support nyo rin. At tingin ko dito, tunay na Pilipino eh. He's out na, ano nga, imagine, bumiyahe pa siya para lang makipag-meet sa akin. Kaya nga, no? That's why I stayed up para I will really meet him sa ano, stasyon.